Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. It's time to fix dito sa youth camp na katulad ito na puno ng gwapo at wapang. Pero mas mabigyan ng mga pastor. Amen. So, hindi tayo magtatagal. Chapter 5, verses 13 to 23. So, basahin ko, gagawin mo rumasabat. Okay? Basta na matapos natin, has to say amen. Amen. Okay, the Bible say, for brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the press, but by love serve one another. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, inveighings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Altogether, meekness, temperance, against such there is no law. It's today the devil's evil playing plan to every young people. Atin natang? The devil's evil, malain, plain, klarado. Amen? Malalaman, no? Plan to every young people. So let's pray. Ginoo, salamat kids sa sining agapon. Kamusigin kami mga kabati for the last message this morning. I pray that you will make our heart ready. Create in us a clean heart and renew our spirit within us. Kaya Lord, ay hindi kami maging illiterate. But malaman namin kung ano ang mga salita mo na dapat namin sundin. At minsan, Lord, ay nagbubulag-bulagan kami, Panginoon, sa declaration at manifestation ng iyong salita na kung saan sa mayang people ay minsan naging biktima ni Satan. I pray that we will come out victorious today and even after this camp, Lord, na maging people mag-surrender na dalang buhay sa iyo, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. So if you visit all these young people, you know what, young people? God loves you so much. Amen. 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 Trust you, huh? God loves you. Give me love. Amen. Sad to say, kapali, ang madadala talaga namin sana this cup is almost 40 kay young people. Amen. Pero ang nakapunta lang 20. I don't know what happened sa mga utak na matwinkin na isunod sa amin. Ang iba, kasing biro na. Ang iba, nag-video time. Ang iba, I don't know. Tulog guro sa palayo. But you know what? God loves us so much. Because of His love, He has a great and good plan for everybody. Amen ba? May maayo, may magandang plano at dakilang plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo, mga young people. At sabi dyan sa Jeremiah 29,
verse 11, Jeremiah 22, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Grabe yung plano sa Ginoo, amen? To give you what? Thoughts of peace. Kabay, kung may tsuka ka, ayaw na pag-inisipan magkaroon ng mouth. Amen? Kasi yan yung mga agaw sa iyo sa pagkinig ng salita ng Diyos. O sa anong street, necktie, pero sa matuod lang, I don't know, kung bilang magkabasa pa yun. Hello? So even to their community. But the sad truth and terrible, yung mga young people sa simbahan, na hindi pa rin alam ang plano ng Diyos sa buhay nila. Yun nga, hindi nagbabasa ng Bible at hindi talaga nag-grow spiritually. Kaya maganda yung mensahe ni Pastor Wilbert kagabi. No. Kilala ka pa sa school mo na ikaw ay Kristiyano? Kilala ka pa sa bahay mo na ikaw ay tumago spiritually? O ikaw pa rin ay pasaway? No. That's why young people don't miss God's plan in your life. Yes, sir. Amen ba? Don't miss God's plan in your life. Ang problema, may mga plano ang mga young people na para sa future nila, may mga goals sila, may mga ambition sila, pero ang problema sa inyo mga young people, nawawala ang Diyos sa plano niyo. Tama ba? Kapag nakapagtapos ako, ganito, gagawa ko ng papagawan ko ng laking bahay, ng aking parents. Amen? Magbibili ako ng mamahaling sasakyan. Bibili ko ang mga magagandang damit na hindi ko nasusuot noon. Amen? Pero sa plano, sa listahan ng iyong plano, walang Diyos. Amen? Sa mga churches, ito po yung problema. Because I am busy sa pag-study, amen? Nasa top honor ako, amen? May mga project ako sa school, pastor, siguro dyan ako simba. Amen? Dahil basketball player ako, volleyball player ako, dyan ako simba. Amen? Dahil ignat ako, pastor! May jowa ako, pastor! Hindi anak mo, simba. Hello? Pag na-broken, pastor! Lord, I am broken! Hindi anak mo, simba. Ito pa yung masama. Nakatrabla ko na, ano nang isip? Hindi anak mo, simba. Ano yung sabihin mo? Nawawala ang Diyos sa plano. Amen. Which is humble sa Bible, dapat unahon ang Diyos. Amen. Amen. If you really love the Lord, you will put Him first in everything that you do, everything that you plan. Amen. Pero ang problema, nawawala na ang Panginoong Diyos sa lahat ng plano. Don't take away God's plan in your life. If this happened to you, remember, okay? Kung ito ay nangyayari sa iyo ngayon, young people, nakita niyo sa video, ang dami dito na nawala. Amen? Right. Okay lang, may pumalit namang bago eh. Ako, sa kayang people namin. Mabuha po yan. Pagtulog. So if this happened, tayo mapapahamak at pupunta ng impyerno. Amen? Amen? Kung gusto man ni Satan, na mawala ang kaligtasan natin, dapat i-dethrone niya muna si Kristo doon sa langit. But on the history of the Bible, it will never happen. Right. Amen? Yeah. Kaso ang problema lang, mga young people, yes, hindi kaya ni Satan na mawala ang kaligtasan natin. Ang problema lang, no, inahayaan ng mga young people na ma-destroy yung kanilang testimony. Right. Para hindi sila makapag-serve ng tapat sa Panginoong Diyos. Amen? That's why instead of becoming victors in Christ, they became victims of Satan. Tanong, victors ka ba o biktima ni Satan? O pag-victim ka lang? You know? This church. At yung problema nila is yung pinatawag na legalism. Because in the book of Galatians, meron pong mga Hudyo na naligtas,
May mga Gentiles din na hindi mga Hudyo na naligtas. So ang gustong gawin ng mga Hudyo na para maligtas daw completely yung mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, kailangan lang nilang magpatuli. That is of another. So therefore, number one, nga plano, nga manain sa Diablo sa imong kapuhi mga young people is to destroy your fellowship. Right. Or rather, can we say to destroy? Ano mangyari? Bam! Biktima, patay. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. May kachat ka na? Hindi ikaw sa inang bandirin, sagutin mo kagad. Kaya na nangyari, nagiging isang linggong pag-ibig ka na lang. Lunes, na tayo'y magkakilala. Martes, na pagkalinggo, o kay bilis ng iyong sandali. Kapagdating, o kay bilis din ng iyong pag-alis. 1 minute ka pa sinabag mo, anong tawag sa'yo? Hello, amen? Amen. Tapos ang bride na isang parents mo, na ikaw pangasunod. Okay? Kindergarten, ha? Kinder pupil. Pag-uwa nila sa school, I don't know kung ano man, bro, naging problema. Ang bata, dala-dala yung bag, ano ginagawa ng kindergarten sa kanyang nanay? Binabutan niya itong bag ng nanay na na. No. At kung nanay, wala din si Binupra. Ang sabi ko kanina, gusto ko tayo na-review yung ano, yung bata eh. Amen? Yan na yung reality natin ngayon mo yun. Hello? Akigan ko pa sa nanay mo, mapagkagitawan, kahit marami, kasuga. Bagon, no? Nadali niyo mga young people, minsan binapaagi na lang ng parents ninyo. Yung akigan, wala ka nito ako, ha! Pero deep inside their heart, they are very disappointed. Yes, sir. Very discouraged na wala silang maibigay na pera sa inyo. Namaaling na lang nila sa pagpangakit sa inyo, mawala silang kwarta. Pero deep inside their heart, nabubudlayan sila kung paano katawakan yung 15,000 na iPhone. Kung ka pang magtago. Hello? Oh, sino yung anes? Kapag may nagalina o may nagaligaw sa iyong kila, sungin mo kay mga papa mo. Sana all. May password! Yung messages, may password! Yung Twitter, may password! Kaya wala kayo hindi kayo makusan. Malari nila si grupos ko. Tama? Kapag nawala ka, naging disobedient ka sa parents mo, hindi ka na kailan mapapalitan pa. Yes, sir. Amen? That's right. Please don't destroy your relationship to your parents. Right. Amen? Amen. Na hindi ka naman kamag-anak. Amen? Amen? Hindi ka naman kaano-ano, pero minahal ka na pastor mo. Amen? Amen? Pero anong kapalit? Ha? Anong kapalit? Ingratitude. Backslide mula pa sa simbahan. Please thank your pastor na nag-win sa'yo, nag-pray sa'yo. Amen? Ang pastor masaya kapag ikaw ay masinso. Amen? Amen. Ang pastor masaya kapag ikaw ay na-achieve mo lahat ng iyong pangarap. Nabibigo rin kami mga pastor, nalulungkot din kami kapag ikaw ay malungkot. Amen? Pero sometimes you destroy your fellowship to your pastor. Amen? Dapat assures ka, amen? Nagkasunod ka sa soul winning, sa visitation, anong klaseng ministry, pero nang pinasok ka ng hangin ang utak mo, nagkalabdhe ka, nasaan ka na? Hindi ka na mahambalan. That's right. Mas kinapili mo pa mag-mulit-dip kaysa mag-ministry. Amen? Yeah. Pinapos sa Facebook. Anong pinapos? Tari, hindi ko na lang ito naging tatay. Meron ba dito? Wala? Okay.
Mamuhiya ka, pumakamon ka. Amen? Right. So nagkalabay lang, at alam mo, malalaman mo kasi yung people na pag nakapagwala ng pag-ibig sa pastor, paano mo malaman ngayon? Through messenger. Ano yung pastor? Si pastor, ginalang pinansin. Ginasin niyo, pero wag ka-reply. Brad, sima. Or minsan, unseen, ano pa? Gina-block, and restrict, gina-hide niyo pa. Binag-dead na, pagkupan ka mo ito sa Wi-Fi. Ay, hide na ha. Si pastor, parang hindi makita. Di ba? Uwipos na mo. Ay, ipon na alam niyo kung anong dapat gawin. Pero hindi niyo ginagawa. Nagpapakita lamang na mahal mo ang pastor mo. Amen? Mahal mo ang parents mo at mahal mo ang kapatiran. Pero ang problema, mas pina-enjoy mo pa ang mga barkada mo, mga unbelievers, kaysa sa barkada. Kaysa sa labas, akong guwapo, malaki pa. Definitely, ba? Ikaw, wala pa kayong wisdom, mga yan people, na yung mga kipap na yan. SB19 sa pananamit. So, mga bakla. Yung gabi mo, ang buta. Amen? So, don't under the law. So, dito lang muna tayo. There is always a battle. There is always a fight between the spirit and the flesh. Amen? Hello? I do believe na basic Christian life ito eh. Pero ito yung second na point na gusto ko nga ipatod sa inyo, hindi lamang to destroy our fellowship, but when you take delight in the flesh. Amen? Andiyan ba? When you take delight in the flesh, na kung sige, mas nagiging masaya ka. Amen? Mas nalulungkot ka, mas nag-i-enjoy ka sa flesh. Amen? But when it comes to spiritual, hindi ka nag-i-enjoy. Amen? Wala ka excitement. Pero kapag galing sa mga gawain ng mga makamundong bagay, kapag ka gawain ng laman, masaya ka yung people. Amen? So that's why isa na pinaka-evil at plain o klaro na plano sa mundo, sa kabuhi, sa young people, kung ang young people nag-delight sa laman. So let me illustrate this. That the Bible says, we are what? Soul and spirit. So first, kay nakablock. Okay? Kay ikaw, medyo. Okay? Parang ganito yan eh. Ano sabi ng Bible? Ganyan kayo. Mahila ang spirit. Hila. Basta mo, hindi ka madala. Pati ang flesh. Amen? Pero ito, nang hindi ka pala say, the spirit is dead. Tama? Amen? Wala ka interest when it comes sa ministry. Maski ano pang kaka-invite sa imo sa church. Amen? Kahit ano pang invite sa imo about sa mga spiritual na bagay, wala kang interest kasi meron kang flesh. Kalilyo! Ano ba? Pancheks! Anak! Ano ba? Email! Email ka? Ano ba? Babe! Lahat ng mga bagay na hindi kaya ayaw sa paningin ng Diyos. But the moment that you can say in Ephesians chapter 2 verse 1, hindi sa tinagpipid, made alive in trespasses and sins. Naman, Brad, balik. Pumasok ngayon, mas nagwapo ngayon ito. Amen? Ganun kayo. Mas nagwapo siya. Amen? So that's what you mean. Binay mo. Oh, my soul winning. Di ba? Pero ito yung kakay. Email. Hatak. Sigurado, isyo! Barkada! Pancheks! Di ba? Sinong talo? Ang spirit. The difference today. Yes, sir. Amen. Do not fulfill. Dahil ano dapat? Kasi, huwi ka nyo. Amen! Ano ba? Prayer. Prayer! Saluinin. Be a witness. Sa tindan. Okay, your pastor. Amen.
Giving. Ano bakit? Giving. So giving. Mag-disciple. Amen. Naintindihan niyo yung figure? Yep, come. Adultery, nation, uncleanness, lasciviousness. So, tingnan natin. Sabi dito, the words of rest. Naihayag. Okay? So, ito. Dalilot na lang. Bonus. There are three categories. Si Apo. Adultery. Fornication. Alam niyo ba yung word na fornication o adultery? Kukunin po natin sa real na meaning o sa real na language in Bible, which is the Greek language. Yung word galit na fornication came from the Greek word pornia. Hello? Pornia. Oh, nagkablita na yung malalaki. Which we derive the English word what? Pornography. Nah, that's right. Brad, pakitirit na yung ano. Chrome. Naintindihan niya? Yes. And what do we mean by the word pornia? It is any kind of sexual activity outside of what? Biblical marriage. Amen. Tama yung sinabi, Pastor Jones, kapag hindi ka kasal, huwag kang makikipag-sex. Amen. Amen? Because sex is not only for boys or girls, but it is for marriage. That's right. Amen. Hello! Amen. Kaya sa panahon natin ngayon, kapag ikaw may nubyo o nubya, given na yan. Mag-fornicate. Hello. Sorry. Minsan, ano yung mga aswang din yung mga lalaki minsan eh. About it, Valentine's. Ano sa akin yung mong tap? Di ba parang gano'n ako? Kaya di ba, nangako tayo sa isa't isa na tayo naman sa uli. Di ba? Mag-build tayo ng family. Magkakaroon tayo na dusin-dusin ang anak. Ano ba ngayon? Everybody working. Ete. Na. Ikaw man, nababayin ka nga. Matawa ka man. Hello! Amen! Senior Michael pa lang, Karis ka pa lang, nagpapukpok ka na, nagpapukping hands ka na. Hello! Tapos pinapapukal niyo pa sa Facebook. Mahiya tayo sa Panginoon. Yes, sir. That's right. Amen? Amen. Maski si Pastor Joey, sa bagay pa ako, mag-lima ko ka na. I am proud, why? Man. Man. Why? Pero ang kalaman ni Mom, ganyan. Yeah. Okay? Kasi kung kaya pa yun. Paribig na kaya. Yeah. Malaki. Kung palangga, may makakasipo ka. Amen? May kasabihan kami sa aming youth, kasal muna before marriage. Kasal muna. Yung boto eh, kasal muna before marriage. Matanda niyo ha? Nag-isip pa kayo. Amen? Amen? Sa ano sabi dyan? Uncleanness, ang sabi po ng meaning ng uncleanness or impurity is akatarsia, referring to any kind of uncleanness in our thoughts, sa pag-iisip, in our words. That's why gani, kung maghambal ng mga unbeliever, mga malalasuma. Amen? And actions, motive of shameless, open lifestyle,
that plans indulgences or labis na pagbibigay in doing anything that feels good. Hello? Diba? Good sa lahat ng mga bagay ng mga immoral. Amen? But, in spite of thinking the consequence or even morals. This means kalibugan. Hindi tama purpose or kundi yung gender identity. Sa mga LGBTQ ng Sony Bill na kapag nanganap, kapag ikay nanganap ng baby, huwag mo muna lagyan ng lalaki or babae. Let the kids or let the child decide kung ano siya, lalaki or babae. Tama? Kaita mo. Babae. Magsusuot na yan ng palita. Ako sa darna. TikTok. Ano na yan? Trending? Kaya ganyan yung mga word na fornication, ito po, baka alien na word siya ito. Tama ba? Okay, alam naman natin ito eh. Alam ng iyong pag-ibig, tiwala sa Diyos. Right. Amen? Amen. And then witchcraft, alam niyo ba yung witchcraft? It came from the Greek word pharmakeia. Which we get the English word pharmacy. It means the use of drugs, potions, or to poison, to twist people's mind or spirit, or an attempt to have access of supernatural power without God. Hindi nyo alam mga young people, yan na yung ML, demonic yan. Right, tama. Amen? Kaya ba ba lang nangyayari sa mga young people na nag-ML? Minsan bumul. Bulag. Tamat. Hello? Nag-abi ka na, walang kapat mo, may manakaw sa balay. Tama? Tama. Tamat ka na. Tinasinugo ka nung dinanay pa. Right. Ang tatay mo, inanong pre-cut birthday. Amen? Satanic sins. At ito pa yung isa. Invades, murders, drunkenness. Alam niyo ba yung drunkenness, yung kinasamba dito si Bacchus? Si Bacchus. Yung nangyayari po dito, yung ibig sabihin yung when they worship Bacchus or Dionysus sa Roman, is they will celebrate, they will get drunk, and when they get drunk, they will go to the streets, and what? Magiging out of control saya. Diba? Kaya kita mo nga tao pag nahilong, kasi na, Bacchus. Sugar people. Mga people. So that is social sins, hatred. Oh, even sa ML. And then yung killing. Violence. Hindi niyo maintindihan mga young people. Because you delight much in the flesh. Right. Amen? And revealing. Ibig sabihin, mahilig ka sa mga maiingay. Ati-atihan. Hindi nyo ba alam yung people na ati-atihan? Gino-training ka muna si Satan kaya parang mag-alto sa impyerno. That's right. Tama. Tama? Ano sabihin mo? Agay! 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 Diba? Ay, sa rutas, sabihin ko, alas nila. Ay, pas na. Pero may impyerno, agay! Tinem! Na-train. That's right. Amen? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. So that's the point. For to delight the flesh, but thirdly, is what? To? Lipat na po. To the decaying fruit. Decaying fruit.
You are in Christ, young people. You are what? A new creation. Amen. Now in our life. Tama ba? Right. Fornication, sexual immorality, social sins, satanic sins, dapat wala na yan sa ating buhay. Amen? Amen. Ang dapat ang makita sa atin is what? The fruit of the Amen. Spirit. Amen. That love. Ito lang ba? Alam mo yung people, alam mo yung people, bakit maraming yung people, mga fornicator, nagsisex kahit hindi pakasal, nag-aaway-aaway, nangbubuli, hindi obedient, hindi nagmamahal sa kanyang parents because of one thing. Because you don't really love God. Right, tama. Hello, amen? Amen. Kasi ito naman, kung may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa mo, alam ko na kapag mahal mo ang parents mo, hindi ka mag-disobey. Amen. Amen ba? Amen. Kapag mahal mo ang parents mo, hindi mo sila babastusin. Yes, sir. Amen ba? Amen. Hindi mo sila sasagutin. That's right. Because you love them. Amen? Yep. And if you love your pastor, I do believe na hindi ka magiging pasaway, magiging grateful ka sa Diyos because you love your pastor. Yep. Kasi kapag hindi mo mahal yan, hindi ka susunod. Mm-hmm. Amen? Ganito, balik tayo sa mga magdubyo at dubya. Hello? Amen. Buhay tayo kayo, papaganda ito. Okay? Ito ha. Lalaki, kapag mahal mo ang babae, ang girlfriend mo, hindi mo yan gagawin. Right. Tama? That's right. Because you love her. You don't want to destroy her. Because the greatest gift na, girls ha, ito, the greatest gift that you can offer to your future husband at the wedding day is your virginity. Right. Amen. Amen? Yan yung greatest gift. Pero huwag mo sabihin, babae ka lang. No. Babae ka. Anak ka ng Diyos. Amen. Naiingit ka sa iba, bakit? Kasi sila may jowa. Amen? Nagkukupan sila. Nagkukutingan sila. Minsan nagkakisan pa kaysa sila. Si Walter Cross. Amen? Tapos minsan pinaparin nila. Hello, I am the virgin. Minsan naingit ka rin. Huwag ka maingit. Right. Because anytime young people, young girls, you can be like them. Hello? But then, they can never be like you. Right. Right. Good point. Tama ba? Tama. Huwag ibaba ang sarili mo. Right. That's right. Dalaki, pag mahal mo talaga ng girlfriend mo, hintayin mo sa kasal before marriage. Amen? Amen. Sa kasal. Amen. Bihira na lang ngayon ang mga kabataan. Kasal. Bibigyan na lang ngayon yung isang pray. Hmm. Amen? Ano ang rason nila? Kasi pag nag-tip-in tayo, kapag hindi tayo nag-click, okay tayo. Amen? That's why galing sa biblical marriage courtship, it takes years para ilaan mo ang babae. Amen? Ang babae, hindi ka magpapula, hindi ka magpaswang sa mga lalaki. Amen? Kasi in the courting period, magiging maamo pa yan. Why? Because they will try to win your heart. Pero deep inside, they are wicked. Amen? Mm. Amen ba? Amen. That's right. Girls, if you really love your parents, boys, if you really love your parents, huwag mong itago ang relasyon mo sa kanila. Amen? And even your relationship to your pastor. Alam mo, sis, inapag-pray ko ikaw, atali, inapag-pray ko mo ikaw. Ano, sugi ka kay pastor? Ayun na, anay, ta. Babalaan na ni pastor. Tama yan? Hindi. Amen? Fruitful if you are a fornicator. Amen? How can you be fruitful if you are malito? How can you be fruitful if you are an idolater? How can you be fruitful if you are what? Drunkard. So
So gusto sa Diyos na maging fruitful ka. Satan. Tama? Ang sin ikaw? Diyan ka sa baba. Si Jesus said, outside of your heart. Tama? Yes. Tama ba? You is just under His control. Right. Amen? Sa nasave ka, naging spiritual ka, ito po nangyayari. Satan, alis. Alis. Jesus is in his your nakapungko sa iyong kaya. So what? Ikaw nandiyan. And who is in control of your life? Si Jesus. Amen? Sino may control? Si Satan? Wala ka na. Amen? Pag-carnal ka, ano susunod mo yung gusto mo? Lahat ng mga works of the flesh ay natin. Amen. So little time on the throne of your heart. Si Satan mo rin ba? Yourself? Or si Jesus? Amen? Right. Na my people is absorbed nila po ang iyong salitan na pakinggan nila. Habang siguro nag-play music, if you are being touched by the message, by the challenge today, what is your decision? Kamusta ang relasyon mo sa iyong mga pastor at sa iyong mga parents? Are you delighting in the flesh? Are you being fruitful in your Christian life? Or nag-backside ka? So now is the time to make a decision na maging victorious ka kung hindi ka dapat maging biktima ng Satan. And now may I ask Pastor Sheldon to please come and make an invitation. Ang mensahe po ay napakahirap, and I believe kung ikaw lang ay mayroong pagnanais na baguhin mo ang iyong buhay, ay talagang iiwanan mo yun ang upuan mo at pupunta ka dito sa altar. Susuko ka sa Panginoon dahil iyan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Okay? At kung tayo pumunta sa altar, gumawa po tayo ng response. Ang mensahe po yung napakaganda kanina. Dapat po tayong manalangin dahil yan yung susi upang magtagumpay sa anumang klaseng buhay meron tayo na nais mo putin ang Panginoon sa buhay mo. Dahil hindi makita yung ugali Kristiyano meron ka. Mga kapatid, malaking kasalanan yan kung hindi ka lumalago, pag hindi ka namuhay ng tama, malaking kasalanan dahil isang kaso ng mahalang ng tao ay makakilala sa Diyos. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Umiiyak ka nga sa jowa mo. Wat puwos nga tao ron. Basura, inaiyakan mo. Samantala, Rodyo, pamilya mo, nanay mo, tatay mo, gabi iski mo. Sana iiyakan mo yan, pagsisihan mo. Kailan ka pa magbago? Kung ikaw ay sira na, pastor mo, dapat umiyak ka kasi binabaliwala mo yung pastor. Mag-pray ka ng totoo upang totoo babaguhin ka rin ng Panginoon. O Diyos, Panginoon ng aming buhay, kami po Lord ay nagpapasalamat na mayroon pong mga young people, Panginoon, na nais ko, Panginoon, sumunod sa inyo. Sumuko po sila ngayon ng kanilang mga buhay, gumawa ng desisyon.
Panginoon, tulungan niyo po sila. Dahil lahat po kami, Panginoon, ay nagiging mahina lamang. Nadaya po kami ni Satan. Pero, Panginoon, salamat na sa conference na ito, nakarinig po kami ng inyong pong salita. Ginamit niyo po, Panginoon, sa araw na ito si Pastor Nisdi Silada, Pastor Joyce Tuntungon, Pastor Sian Culinario, at kagabi, Pastor Wilbert at saka Peter Joubert. Yung mga mensaheng yung Panginoon ay napakahalaga. Yung Panginoon, yung mga kaparaanan upang hindi po kami magkamali sa aming mga desisyon. Yun yung kaparaanan upang magtagumpay po kami. Panginoon, anuman ang kanilang pinagsisihan ngayon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo upang kami magiging karapat-dapat at uuwi po kami sa aming pong mga kasimbahan na bago po kami. Hindi na po kami katulad sa aming ginagawa mo. Salamat po sa inyo. Niling po namin ang inyong pagmamahal at ang inyong biyaya at guidance ng banal na Espiritu ay mapasa amin sa ngayon, bukas at magpakailanman. Ito lahat ay dinadalangin po namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Lakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Na-bless na kayo? Amen. Gutom na ba kayo? Amen. Okay, so salamat. O, kita mo, ang ganda ng mensahe. Amen. Amen. Kaya kung kayo po'y nagastos ng 300 pesos plus half gantang rice, sulit na sulit. Kung kayo po ay maghingi ng counsel sa Laigay sa ibang mga tao, bayaran po ang tinuras, mamahay. Right. Pero harap, simple lang ako, no? Typical, totoo. Alam nyo, sa panahon ngayon, totoo yung pastor siya, halos kalamihan ng mga young people, tandaan nyo to, pag reserve kay young people, kapalate-late na rin sa simbahan, may kababalaghan doon. Kung lalaki ron, ga-umpisa doon yung magpang-aswang. O, pag mapalintate ang people na bayi, sigurado kung umpisa doon niya, ga-tawid kababalaghan na niya, ting-ting ron. Kapa-aswang-aswang man. O. Kawawa ko, no? Grade, o ano, grade 6, no? Iyasama na grade 5. Bahay, artihan na. Mamukha na yung buo ko. O paano nga natubukan ako dito ng anong ulo ito? Tigo na magpaduding-paduding ba? Kama dyan eh, si Everest, yung pag mukwasing bahay ron. Paduding, o. Mga young people ay, si KJ pa lang, ang dagi ng problemahan eh, kung paano sa nang makanubyo at makanubya. Ay nako, bago mo problemahan doon, problemahan mo ano eh, paano ka makabakal sabon? Pangaywa, bago mo problemahan doon, oh, matutuan na ikaw na magpagaba sa iyong mga underwear. Sinanay mo pag ginapagabo mo. Imong napkin, ginasaliit mo lang kung sir. Kaya ginahabay lang mo dahil realidad drastic. Right. No? Ngayon kung ikaw, bukong natin mong parol, pasalamat ka. Amen. Pero gabanin mo, Lord. Pero ngayon kung ikaw, Lord, mag-uhin mo na ikaw. Yes. Right. Sabi mo, pag-uli mo, tapos okay ka na, ay nako, lipay si nanay mo. Amen. Kung ato nga, ano, nga, registration, take 5,000 of powers mo. Mabalik dyan si nanay mo, pawi, para maka-attend ka tuman. Pero kung, 300 registration, nag-ayaw kay nanay mo. Tapos pag ulit mo ito, instead nga magbukot ka, nagbangis ka pa. Bisan libre yun para nabalik namin, hindi ka gini, mag-agto niya. Eh, once nga nini, maka-attend ka sa conference,
Grabe, nauktas kita ako. Super tamad kita din mo. So, dapat pag-uun na nato. Right. Alam nyo, isa sa problema ay datong dugyan, no? Okay, wala parang pagkaon, no? Opo, ano, roba po yung insulat ako. Ginatapok ko lang. Masalamat kita. Dibating ka, nakapastor, natapok ko roba po. So, gina-anulod pa rin yung pagdala siguro. So, papatara, no? Tama, kung pagkaon na ito, dito na kita rin. So, wapa eh. Story-story yan na kita. So, isa sa problema ay kato niya gobyerno mo para teenage pregnancy. Aron ko problema na ito. Okay? Mawag na nagkahirap sa Pilipinas bangodron sa mga ganap Diyos na 12 years old sa Bulwang. Sa pangani, 10 years old, makapun mo na ron. Huwag ka na, huwag pa yung muna butas sa paghampang itbarbidan. Tapos, sino lang yung tagbitos anong tiyan? Kutuhumabok ng tiyan? Tapos, may iba ko na ako ng pastoran ito, para hindi mahalata, ginahigta ng daw. Ano tawag ka rin? Garden? Ginahigtan, apo, medyo hindi matang mahalata ng nagdos, pero nagdos bilahan. Eh, siyempre, uma karo mag-uwa, eh. Pagka-uma, pag-uwa, ituma, itsura siya ng mga spam-spam. At niya, itsura, ay tinigtan, eh. Nipit. Ay, gusto niya, yung karo niyo uma. Si ma'am, si mama, okay, huwag nag-problema sa anang kawahon. Eba na, pastor, kung hindi pwedeng, kung hindi ako mag-asawa, wala lang namang lalaki magustuhan ko, hindi na ako mag-asawa. Ay, mama, ha? Pero alin ang magkaroon ay si Ray ay ano, parang itsura manan ay si Derek Ramsey. Di ba? Pero mga bayi, mga kara, mahilig ron sa ala itsura ni Derek Ramsey. Ano ro, Derek Ramsey? Mga piulo, wag karoon, mga pahaba, waro. Derek Ramsey, mga kara, rostay. Ano ro, Derek Ramsey? Pangahan ba? May pangayaw. Karoon ro, nakakapag attract mo kay Derek Ramsey, may panga. And ikaw mong mamalaki, kung gusto nyo ma-attract ba, pakita nyo yung panga. Para pakita nyo. Karoon ko lang, kapanin ka ma, kung hindi ako mag-asawa, okay, pastor, no problem kasi may trabaho naman ako, wala nang problema. Pero alin mo ay si Ray na si Ray? Si Ray, kung mag-iisip ko nyo makapag, ano, mag-asawa, ay nung mga, bigilang mga ng mga potential na nanang, pero hindi mo, kahit po Kristiyano. Kita mo ron. Right. Kita mo ron. Kita. Right, man. Pagbukod Kristiyano, ikis ka lagi. Right. Ano ang bihay, naka-ikis ka man, pero may kanta, di ko kaya tanggapin. Panggiyan. Ikis ka, baby, pa ba? O, hindi na kay mo. Unbeliever ka eh. So, moron ba? So, hambay ko kay Ray. Ray, may gusto galing mo kay mahabuhay ka. Diba? Ay, ano rin, imakbo, mani, pastor. Ay, rin, pang manarisin mo ka raw, kung mani, pastor, ay, rin, ano kayo mamahal, ganyan daw papasaraw. Manapanood? So, dahil si Rehe, naggapit ka ako, harapod ba ako? Ikaw may helpin ko. Man. Pag gagapit ka kay pastor mo, bisan rubay nga, luwaki mo't gusto, sigurado magpapasayo yan. Pero kung ikaw ay tik-tik, aswang ka, ginakamang mo to. Durado na, nawaron ni tupa. Kapag ko kay Ray, aray mo himo, Ray. Mag-pray ka na. Okay? Pray ka na. Sige, gusto. Kumusta, Ray? Mga sigo, one man. Ga-pray ka. Oo, gusto. Ga-pray ako. Is mama, wakas tayo. Wala, hindi mo, onora. Mag-gara-bisi ka. Mag-sulwini ka. Nakakbisita, apang bihira. Si Ray ay katrabaho sa Rose, baka po si Ray ang mga bisita. Kung may mga nabaptay, sa kapamilya, nakakbisita na natanay. Ay kung di ba na ako mama, bigaan mo kayo mo? Pastor? Oo, ano si Ray ba? Ano? Ang ganun ba, pastor?
Oh, ang panakon, iyan mo na yan, sirin yan, kung sirin mo. Kung may gusto ka, tuloy mo, kung hindi, kung wala, ay wala na. Ay, pambira din, may bisita kami. Tapos, may mga nabaptize na. Siyempre, masayang ito kung mag-baptize ka rin. Seryoso mo, ah. No? Okay? Love story, eh. Totoo life story, kasi. Otro life story, kasi. Minatod na, Bira. So, pag ano ba lang, okay, abuon sa mga may lalasiray ng bisita, may anuhan. To make the long story short, napakayag si mama. Man. Sino, pero nagplano is andang maging kasal o ano matabo, ako doon, o inyong imuon, magpakasal na kamo. 1 year niya ako, kami 1 year, what now? What 1 year? 12 days lang. Oo, kadasin. O. Dasig, pastor, ah. Eh, may trabaho na yung mao. Oh. Ikaw, gusto mo mag-asawa, tingnan ka ba kahit ginamos? Yung mga naging sarili, hindi mo kayang tustusan. Eh, isa na dagasig ang mga pagkrito. Eh, na, may trabaho. Si Rayman, may trabaho na ni mao. Oh, kasal lagi. Oh, ako parang nag-uso yung narugasan. Aron, binyo, hala. Yeah. So, aron. So, kasal na sanda. Nung kasal na sanda. Okay? Si Ray. Si mama, ayos na imaw. Si Ray, dati ganti na lang bisita. Akong mga, ano, bunga. Kara, si Ray, wag bisita. Wag ka bunga. Naman, Ray. Naman ni Ray, siyempre. Asawa ko si mama. Ano ko? So, dapat mo, humimuon. Okay? Si Ray naman, gapon. Gapotong. Tanan yung mga young people ya, nga mga ano, mga matuto. Sa'yo nandaroon kung ano ako, once na masayang ron, nasungguran ron, pirahon ko kermi ron. Buwayon ko ron kermi. Okay? Panisgan ko ron kermi. Tanan niya sungguran. Aman. Dahil hindi ako gusto, nga ro, may young people ya sa amin nga, sungguran or emotional ba? Sa so, nandaroon, o ba kung hati isang di ba mga young people, amen? Amen! O, ginawa ano ko, panisigat ka may aman. Dahil once nga sungguran ka, emotional ka, sungguran ikaw, abi mo kung ano ron, pride ron. Amen! Agwa ka mo kasayot kung ano ron, pride, harun mo kasayot anan ni Lucifer. Amen! So nga, kung ikaw, emotional ka, sa kire ka, kapan late ka? Payambi-yambi kasi yung baba ako, hindi mo tagpaon ka ha. Oh. Tapos hanggang late ka, tapos nung ginanggalan ka, sungkod ka gayon, eh nako, ang bay ko, kung naghimo ka itama, kung naghimo ka itinsakto, aging panisganta ka, oh, imo ako galing mo gayon. Pero imo aming ginahimo, buko tama. Oh, mawag yung ginapanisganta. Mga young people, mawag dapat. Pagkasunod ka lang sa pastor mo, nami mong kapuhi. At si pastor sigurado rin, dito rin nga, obey your parents. At sigurado rin nga, pag mahimok mo rin ang bagay, I believe, magapit ka rin sa Ginoo. Nagabuma ka. Okay? So ngayon po, ay wala pa. Probably,